Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Yes! Good afternoon po sa inyong lahat, mga katambay at mga kasosyo. Well, ako po ngayon mag-isa ulit dahil nga Tax Wednesday. Alam niyo naman pagka Tax Wednesday, nagkaka-rushes ang mga kasamahan ko, di ba? Ginagalis, lalo na si Boklo. Kaya ako po ngayon, na-miss ko po kayo, na-miss niyo rin ako, napansin ko nga ho, dahil for 2 days wala kami, di ba? Kasi nung Monday, syempre election. Tapos nung Tuesday kahapon, may pansamantalang na tumambay dito na nag-a-announce tungkol sa election results. Yun lang po ang dahilan kasi. Dahil nga ating minomonitor pa ang resulta ng election. Well, natutuwa tayo sa mga resulta. Tingnan lang natin nga yung AA kasosyo ni Madam Mocha Uson. Sana makapasok pa rin. Ano? Sa mga nanalo, congratulations. Sa mga talunan, well, wala akong masabi. No comment. Okay. Ngayong araw nito ay maganda yung ating magiging talakayan. Okay. Una ay habang hinihintay natin yung ating special na bisita, pag-uusapan natin tukol sa mga bonds or yung mga tinatawag na pagkakautang. Bonds yan, ano? And then after ng mga bonds, and then pag-usapan din natin yung tukol sa Department of Trade and Industry, at meron tayong special na panauhin dito. Yan, tamang-tama, kararating lang niya. Fresh from the oven. Mainit-init pa. Alam niyo mga katambay, kasi last Wednesday, pinag-usapan natin tungkol sa Foreign Investment Negative List or FINL. Dahil ang ating naging paksa ay tungkol sa pagmamay-ari ng mga foreigners dito ng iba't ibang klaseng mga negosyo, di ba? At sinabi natin, meron tayong Foreign Investments Act of 1991. Ngayon, napakapalad po natin dahil kaibigan ko hong Matalik ay nandito ngayon kasama natin sa studio. Siya po ay, ipakilala ko muna ha, bago natin ipakita ang mukha niya, no? Siya po ay isang abogado, kilala, sikat, Chief of Staff and Undersecretary ng Department of Trade and Industry. At siya ay currently Officer in Charge ng Trade and Investments Promotion Group ng DTI. Siya po ay nagtapos ng Political Science at Law or Abogasya sa University of the Philippines din. At ngayon ko lang nalaman pala, no, kasama rin pala siya sa editorial board ng Philippine Law Journal. Tahimik lang po yan, pero napakatinik. Opo. Siya rin po ay naging governor ng Southern Luzon sa Integrated Bar of the Philippines na ating kinikilatis dahil sa pagkakapasok nga nung si Advincula aka Bicoy. At ito pong ating panauhin din ay nagsilbing Vice President and Head ng Corporate Legal and HR or Human Resources Divisions, na division ng RFM Corporation at ng JACA Group. Meron din siyang managing partner din siya ng kanyang sariling law firm, at dati-rati ay nakasama rin siya sa Ponce Enrile Cayetano Reyes and Manalastas Law Offices. Ngayong hapon na ito, mga katambay, kinagagalak ko ipakilala sa inyo ang napakagaling na undersecretary ng DTI, si Attorney Roel Barba. Ayan. Palakpakan naman natin dyan, di ba? Ayan. Good afternoon, Yusek Roel. Ayan. So, Yusek Roel, salamat at batiin niyo ang mga ating katambay dito. Yes. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa kaibigan ko na si Nick, no. Sa pagkakataong ito na makapag
guest po tayo sa show niya. Mm-mm, sa Tambayan. Alam po naman natin na sikat na yung show niya. At kaibigan ko nga siya, no? Magkasama ko kami a long way back sa University of the Philippines. Tama, oo. Mga ilang taon na po yung nakakaraan. Alam niyo mga katambay, low profile lang ito si Attorney Roel eh. Low profile lang yan eh, pero sobrang galing po niyan. Yan, kahapon nga ginulantang ko siya eh. Sabi nga niya sa akin, hala, bibigyan ko pa siya ng trabaho, di ba? Hindi, magandang ano kasi ito eh, avenue, para kasi marami nakikinig na OFW sa atin at marami silang katanungan, ano. Alam nyo, Yusek Roel, napaka-formal natin ngayon, ano. Kasi alam nyo, mga katambay, matagal ko nang gustong puntahan to sa opisina niya, di ba, ano? Kaya lang hindi natutuloy dahil yung schedules. Dahil sa schedule. Oo. Masyado ka kasing busy. Ako ang busy, oo. Gusto ko sana forum, pero mamaya magpapapicture ako sa inyo kasi alam mo, fan ako ni Attorney Roel dito. Kasi last week, pinag-usapan natin, di ba maraming mga foreigners na nagtatayo ng negosyo dito sa Pilipinas. At alam nyo naman, yung sa kabilang parlor, eh humihirit sila ng marami dong Chinese, ini-invade na daw ang Boracay, etc. Para na bang first time? Eh, ang tagal na naman nandito yung mga Chinese. So maganda, anong masasabi nyo tungkol dito sa pagpasok ng mga Chinese muna bago yung mga ibang nationalities? Anong masasabi ninyo, Yusek Roel? Well, kami po sa department namin, sa kagawaran ng well, ng DTI, no? Kami po ay umiikot sa iba-ibang bansa para ho mag-imbita ng mga investments, no? Para po mabigyan natin ng trabaho yung ating mga kababayan at mapaunlad po natin ang ekonomiya natin. Ngunit meron po tayong mga batas, no, na nagli-limit lang yun sa mga foreign investments. Kung ano po yung pwede nilang pasukan. Unang-unang po dyan, yung saligang batas natin. Oo, no? Yan. Yan, yung Article 12, National Patrimony, na pag-exploration ng natural resources, Filipinos lang po, no? At saka 60-40. Yun yung exploration, development, and utilization, di ba? Ng natural resources. Tapos yung Filipino yung corporation sa may 60-40 rule. Dapat ibig sabihin, 60% Filipino, Ayan, 40% yung ang foreigners. No? Ngunit, binibigyan din po ng authority or power yung ating Pangulo na kung large-scale exploration na po yan, tama. Pwede pong foreign corporation. Yan. At example po nito, yung Malampaya. Ayan, yung Malampaya. Sa Palawan. Foreign corporation yan. Although meron pong konting local component, no? At pangalawa po, yung ano po ba yung ano natin? Franchise, no? Franchise, sa mga public utilities. Tama. Ano rin po yan, 60-40 din, no? Na 60% Filipino, 40% foreign. Eh yung media po? Media, sa ligang batas natin, 100%. Dapat? Pinoy. Dapat Pinoy. Pinoy, oo. Eh, alam natin, di ba, pumasok itong Rappler, etc., etc., na nag-desisyon na yung Securities and Exchange Commission. Okay. Na ano pa po mga ibang mga sinasabi ng batas natin or nasa ligang batas? Tungkol franchising. Franchising. Sa ligang batas natin, 70, advertising pala. Advertising. 70-30. 70 Pinoy, 30 foreigners. At dito po sa naging issue sa mga Chinese ano establishments, especially dun sa mga restaurants, retail, under po sa batas natin ngayon, kailangan po 100% Filipino. 100% Filipino, pagka-retail, no? Except. Ayan, may exceptions po, mga katambay. Merong paid up capital yung foreign na $2.5 million. Ayan, pag $2.5 million, pwede. Ang paid up capital pwede. Ibig sabihin, napakalaki. Pag below that, pwedeng, bawal. Bawal, oo. Dapat to, Filipino lang. Oo. At ang mga restaurants po, ano yan, considered retail. Yes, kasi sale of services or goods, di ba? Yes. So, except. Except may na naman. May exception din dyan. Yung mga restaurant sa mga hotel. Yan. Tama, kasi mga hotel. Ang pinaka dahilan naman is nagki-cater sila doon sa mga guests sa hotel. Yeah, tama. Na hindi naman puro Pinoy lang, di ba? Yes. Correct. So yun ang mga exceptions. So ibig sabihin nito, Yusek, na ang mga foreigners
allowed din sila magtayo dito ng retail businesses provided na meet nila yung condition, di ba? Mm-hmm. Kasi humihirit kasi alam niyo naman ang mainstream media, ang dami sinasabing mga kalokohan eh. Mga kasinungalingan na sinasabi daw na in-invade na daw tayo ng China. Pero liwanagin natin, Yusek, di ba? Hindi lang naman China ang mga namumuhunan dito, tama po ba? Oo, maraming ibang nationalities din, no? Kagaya po ng mga sa, ano niyo po, sa karanasan niyo po. Well, mga pumapasok dito ng mga investment sa atin, mga ano rin, mga Japanese. Mm-hmm. Hindi lang Chinese, mga mayroong mga Americans din, no? Mm-hmm. At yung pagtrabaho dito siguro ng mga Chinese sa atin, pareho din yan sa atin na marami din tayong OFW sa ibang bansa. Mm-hmm. Kumbaga hindi lang naman dito sila pumupunta, tayo rin naman, di ba? Mm-hmm. Kita nyo nga, di ba, meron na nga mga Jollibee sa ibang bansa, di ba? Pati KFC pa yata, di ba? Mga Filipino companies yan. Yes. Oh. So hindi lang naman Chinese, ina-allow din yan. Eh paano gagawin po kung kunyari may nakita, kunyari merong isang Pilipino na nagpunta sa isang sabi natin sa Boracay, tapos naka-chika-chika niya yung kumpanya, yung sabi natin grocery store, no? Grocery. Tapos nalaman niya na ang may-ari talaga puro Chinese, pero ang kapital ay below $2.5 million. So anong dapat gawin itong Pinoy na ito? Ano po yan? I-report ninyo sa amin. Okay. Kahit sa ang sangay namin, no? Ng DTI. DTI. At siguraduhin po namin na padalan sila na siguro ng notice to explain, di ba? Show cost, ano? Anti-dummy. Tama. Ayan, puntahan natin yan. Yung tungkol sa anti-dummy na yan. Kasi, ako ko kung Yusek, kung napadpad na kayo or napapadpad kayo, syempre, despite your busy schedule, sa May Malate, kasi kapansin-pansin dyan na ang daming mga Koreano na mga stores, restaurants, di ba? At ang ginagawa ng mga iba dyan, may mga asawa o kaya kabit na mga Pinay, di ba? Na ang mga businesses nila nakarehistro sa pangalan ng mga Pinay. Eh wala naman mga pera to kasi pagtitingnan mo parang gusgusin, parang mga taong grasa, joke lang, ano mga katambay. Pero ganun mga itsura nila, di ba? Pero doon papasok ngayon yung tinatawag dati na anti-dummy law, di ba? Mm-hmm. Ano po ba yun? Yung, paki-explain po. Ito lang yung anti-dummy law, nagbabawal yan, no, sa paggamit ng isang tao, na halimbawa Pilipino, na hindi naman talaga siya yung namuhunan at totoo may-ari, no. Sa paglibot nga din ni Secretary Ramon Lopez namin, no, yung isang pinuntahan yata niya dyan sa Las Piñas, naka-register Pilipina. And, sa Las Piñas, oo. Isang, parang isang permit lang, but maraming stalls, no? So, yun yung pinatignan niya ngayon dun sa Las Piñas city government. Yun, so, nai-report yun. Mm-hmm. Ano naging findings doon? Sa ngayon, wala pa. Wala pa, ongoing. Pero kung sakali, assuming na anong mga possible na findings na merong paglabag sa ating, anong mga nakikita nyo kung sakali? Mm-mm. Well, pananagutin natin sila, no? Sa batas natin. Mm-mm. At lalong-lalo na kung foreign to, no? Mm-mm. At syempre, mananagot din yung mga Pilipino na nagpapagamit. Tama, kulong yun, ano? Kulong yun. May kulong. Yata. Oo. Kasi pagka, parang ganun eh. Pero bukod dyan, pwede rin ma-deport. Oo. Kasi undesirable alien. Undesirable. Oo. So, isa sa mga grounds yun para ma-deport. No? Kung kasal naman sila, ano, parang mayayari doon. Isama na niya, bitbitin na niya yung Pinay. Absolute property. Yeah. Oo. Bitbitin na niya yung Pinay. Kasi di ba pwedeng ground for, ano yun eh, annulment eh. Although, meron kaming ano, ito pumasa na sa House of Representatives. Mm-mm. May panukala dyan. At nakabinbin na ito sa, ano, no? Sa Senado. Mm-mm. Ewan ko kung aabot pa. Mm-mm. Or baka i-refile yan, ano? Kasi meron, may bago na eh, na Senado papasok. Meron kaming retail trade liberalization law. Ah, so amendment ito, i-amyandahan yung dati. Oo. Okay, anong panukalang ito? Briefly, ano yung masasabi niyo po rito? Nililiberalize na natin yung pag-aari, especially na sa retail, no? Mm-mm.
I think binaba yung threshold to US $200,000. Ah, bumaba from 2.5 million. Wow. So yun, narinig yung po mga katambay. So paano kala pa lang ito, hindi pa to batas until pirmahan ito ni Pangulong Duterte. Ito ay panukala pa lang at hindi natin alam kung ito ay tatakbo kasi may bago ng mga kung papasa mga, sa Senado. Oo, kung papasa sa Senado. Eh since marami namang kaalyado ni Pangulo ang nasa Senado ngayon, eh unofficial pa lang yung tally, di ba? Pero kung sakaling na maging official na yan, edi ibig sabihin yan, malamang pipirmahan ito. At kung sakali maging batas ito, binabaan na pala ang threshold. Dati yun yung proposal natin. Oh, proposal. In-adapt naman lang House of Representatives. Oo. So dati 2.5 million US dollars para maka bago makapasok ang isang foreigner. Pero ngayon binabaan na to magkano na lang po? US 200,000. 200, ang laki ah. Talagang binabaan. Bakit po ganoon? Bakit binabaan ng ganung kalaki? Ang ano lang natin anong dito is actually maraming mga inquiries nga no galing sa ibang bansa. Paano sila makakapasok sa retail ganyan. And nakita namin yung interest nila no. Hindi lang isa, dalawa. Ah. In fact, merong group of Japanese Hotels and Restaurants Association no? Mismo yung pumunta dito sa atin at interesado sila mag-invest no? Nilagyan lang natin ang threshold na US 200,000 para naman ang protectionan yung mga maliliit natin, tama, mga para hindi mamatay yung mga micro local, and small, oo, yung mga small and micro medium enterprises, yung mga SMEs natin, di ba? Kasi may mga Pinoy tayo na nagtatayo ng mga negosyo, let's say karinderya or let us say sari-sari store, eh kailangan proteksyonan din natin yan. Eh kaya lang, sobrang laki, maraming banyaga na gustong pumasok sa Pilipinas. So tandaan nyo mga katambay, hindi lang po mga Chinese, kasi yun ang sinasabi ng kabila, masyado silang, at ano, parang parang allergic sa mga Chinese, eh, hindi naman masama yung pagpasok dito kasi namumuhunan itong mga to. Pag sila ay pumasok dito, may trabaho sila maibibigay sa mga Pinoy, di ba? Eh, pero ano masasabi nyo, Yusek? Kasi sa construction industry, ano, di ba maraming mga Chinese daw na hinahire? Although it is a labor problem naman, ano? Pero, di ba, papasok sila dito, mag-i-invest. Assuming na bumaban, kasama mo ba yung 200,000 US dollars sa construction o sa retail lang yun? Retail lang. Oh. So, assuming sa retail, kunyari, at ang hinire niya, pwede naman mag-hire ba ng Chinese din? Or dapat Pinoy ang i-hire nito? O walang restriction? Sa construction, I think depende yun sa agreement nila with yung sa ODA, di ba? Yes, oo. Usually naman, nandun yung conditions. Yung ODA po, yun yung Overseas Development Assistance pala. ODA, Overseas Development Assistance. Opo. Yan o yung mga inuutang natin sa iba-ibang bansa. No? May ODA sa China, may ODA sa Japan. Tama. At nagiging condition po usually dyan, contractor nominated nila. Kasi alam naman mag-hire sila ng basta Pinoy na hindi alam yung gagawin, di ba? So may agreement po yan, may usapan yan. At saka nakalagay din po doon kung ilan sigurong foreign employees yung pwede nilang i-hire. May percentage, no? Percentage. At usually, kung yung mga main or lead. Lead, bisir sabing lead kasi sila yung talaga may mga technical. Supervisors. Oo, supervisors, may technical abilities. Sila yung binibigay sa banyaga. So, tingin po namin sa construction, hindi po naman ganun karami siguro no? Compared sa e-gaming. E-gaming. Ayan, speaking of e-gaming, ano pa masasabi niyo dyan, Yusek? I think karamihan po na nabigyan ng mga permits ng DOLE, yung alien, tinatawag natin na alien employment permits, sa e-gaming po, hindi po sa construction. Ah, so magkaiba rin po yun, ha? Yung binibigyan ng alien employment permit. Para makapagtrabaho sila dito sa Pilipinas. Yan po ay kinukuha sa ampung ahensya ng pamahalaan. Department of Labor and Employment. Tandaan niyo po yan, ha? Mga foreigners. Ngayon, Yusek, may tanong po ako. Kasi may mga katambay tayo na Pinoy or Pinay. Tapos, iba na rin ang citizenship. Okay? Pwedeng totally, hindi na sila Pinoy ang citizenship nila or nag-dual sila. Okay. Assuming na hindi na sila Pinoy, okay? Pwede pa ba silang tayo ng negosyo dito? Let's say retail. Pwede pa rin po ba sila? Oo, pwede. Nung na-reacquire nila yung Filipino citizenship nila, nagkaroon sila. Kunyari hindi pa sila na-reacquire. Kunyari ano na sila, American. Kunyari American lang. American. Inano na nila, ayaw nila maging Pinoy. Pero
sa puso na lang sila Pinoy. Mm. Yung nga lang, American citizen na. At gusto nila magtayo dito ng negosyo dito. Oo, negosyo. Ano pero rin, American na. Considered foreign sila. Ah, yun. Tandaan nyo katambay ha. Pag nagpalit na kayo ng inyong citizenship at hindi na kayo dual, okay, at, or hindi nyo rin nire-acquire ang inyong Filipino citizenship, considered na kayong banyaga. Foreigner na. So, ibig sabihin po noon? So, ibig sabihin, doon lang po kayo sa negosyo na pwedeng mapasukan ng foreigner. Ayun. So, hindi na po pwede kayong kumilos na para kayong mga Pinoy pa rin. Diba? Kung iba na yung ano nyo. Kasi, American na kayo, o kaya Japanese na kayo, o kaya Italian, ganyan. So, iba na. Ngayon, iba yung rules kapag kayo ay dual. Mm-hmm. Yung bang rules ng dual at saka nag-re-acquire pareho lang? Kunyari, pareho lang. Kasi pareho considered lang. Dalawang citizenship nila. Dalawa. Anong rules naman kapag kunyari dual citizen sila? Generally, na-reacquire niya yung full civil, mm-hmm. economic, and political rights no, as a citizen mm-hmm. ng Pilipinas. So parang ordinary Pinoy rin sila. Oh. Pero meron lang mga limitation, mm-hmm. Katulad ng practice ng profession. Mm-hmm. Kailangan kumuha ulit kayo ng permit sa PRC. Yes. So yung mga engineers dyan. Regulations Commission. Mm-hmm. Mm-hmm. At sa mga abogado po naman. Bawal pa yata. Kailangan kumuha ka ng Supreme Court. Oo, na permit. Approval. Pero wala yata nagpa-practice dito na abogado na foreigner, ano? Meron ba? Wala pa ako nakikita sa korte. Wala pa. Parang wala. Kasi alam mo naman, very jealous mistress, di ba? Mm. Ang Supreme Court, puro Pinoy lang talaga. Uh-huh. Oo, pero yung mga ibang professions, meron na eh. Meron kasi na. Like when I was with SGV, mm-hmm. may mga foreigners kami nakikita na nakakalimutan ko rin pangalan, pero kasaman ko sa trabaho. Mm. American. So parang, ano eh, allowed sila eh. Siguro humingi ng permission. Permit yan sa professional saka siguro limited commission. To oo. Opinions. Oo, limited lang. Kasi parang sa ano sila, mergers and acquisitions, yung napaka-big na klase na wala masyadong technical capability ang mga Pinoy. Oo. So, pagka pala foreigner, pag Pinoy sila na nagkaroon ng dual citizen, dalawa ang citizenship nila, o kaya American sila, pero nag-re-acquire ng Pinoy citizenship, pwede na silang parang na. Ordinary Filipino. Ordinary Filipino. At hindi sila tatamaan ng anti-dummy law. Hindi na. Kasi Pinoy na sila. Oo, Filipino na. Maiba lang tayo, Susek, ano? I-connect lang natin. Kasi maraming mga katambay na nakikinig sa atin na may mga gustong magmay-ari ng lupa. O medyo out ito sa ano sa topic natin. Pero since kaya niyo naman 'tong sagutin based sa ating stock knowledge, alam niyo naman. 'Di ba? Nasa saligang batas natin, 'di ba? Bawal ang foreigners magmay-ari ng lupa mm-hmm. sa Pilipinas. Paano kung Pinoy ka na nagre-acquire ng Philippine citizenship o kaya dual citizen ka, pwede bang may-ari ng lupa yung mga yon sa Pilipinas? Oo, pwede. Pwede. Dahil na-re-acquire nila yung rights nila. No? O yung sabi nyo kanina, social, political economic rights. So, ibig sabihin, parang ordinary Filipino. Ordinary nilan. Filipino, except meron lang limitation. Ayan, may limitation. Kung residential, I think 1,000 square meters. Square meters, oo. So, merong limitation. Nasa saligang batas yan, di ba? And kung rural, I think it's 1 hectare. Mm-mm. For residential. Oo. Pero pwede naman, mas malaki kung business. Mm-mm. So, tama. I think, I'm not sure kung mga 3,000 hectare, square meters. Mm-mm. And 3 hectares. Alam niyo mga katambay, kasi sa dami-rami ng mga batas sa Pilipinas, kaming mga abogado, hindi namin naaalala lahat yan. Pero alam namin kung saan namin hahanapin. Di po ba, no? Kaya ito, pwede natin i-search ito. Tapos sa next Wednesday, pwede natin i-share ulit sa inyo to, no? Pero, di ba, Yusek, paano yung pag... may-ari nila ng sabihin natin condo units. Ayan. Mm-hmm. Anong masasabi? Kasi may mga nagbebenta ng ganyan, di ba? Mm-hmm. Okay, anong masasabi tungkol dito? Yung ano, yung condo meron tinatawag na condo corporation, no? Mm-hmm. Yan yung nagmamay-ari ng lahat ng units sa isang building, sa isang example, building, saka lupa. Lupa, diba? Yes. Uh-oh. So dapat 60-40 rin. Ayun, so 60, ibig sabihin 60% Pinoy, 40% lang foreign. Oo. So ngayon, doon sa korporasyon. Sa korporasyon. Uh-uh. So ngayon, yung foreigner, pwede siyang bumili uh-uh. ng unit, uh-uh. 100% owned, uh-uh. provided hindi mag-exceed sa 40%. Ayun, so narinig nyo mga katambay. So ang isang banyaga,
o kaya Pinoy na naging Banyaga, pwede siyang bumili ng isang unit sa pangalan niya ilalagay. Basta't hindi lalagpas yung buong korporasyon sa 40%. So dapat tatanungin pala niya yan. Yun. Eh normally, kausap dapat na broker lang. Dapat binabantayan nila. Oo, kasi broker lang ang kausap eh. Alam mo yung mga brokers, minsan benta lang ng benta, di ba? Mm-hmm. Doon nagkakaroon ng bulilyaso, di ba? So dapat tanungin din nila yung mismong corporation, condominium corporation, na huwag mag-exceed, di ba? Mga nakakausap ko nga ng mga developers. Mm-hmm. Ayan. Sinasabi nga nila, kung hindi namin kukontrolin, mauubos ng foreigners yung units. Tama. Pero alam niyo, Yusek, kasi nung nasa Senado ko noon, may mga foreigners na sinasabi meron daw mga vertical at saka horizontal na condominiums. At ang plano nila, kasi naglalabi eh, lakas maglabi ng mga Chambers of Commerce and Industry. Alam mo, atat na atat talaga yung mga foreigners, mga Banyaga na ariin ang mga lupa ng Pinoy. Kaya sabi ko, eh, hindi naman nila nako-convince yung mga senators noon eh. Hindi nila nako-convince. Uh-huh. Pero ang lakas nila mag-push na sinasabi nila, malaki daw ang pera nila, na bakit daw sila limited lang sa ganito? Ang laki daw ng ini-invest nilang puhunan sa negosyo, pero hindi daw sila pwedeng mag-ari ng lupa. Ang kapal ng mukha, di ba? Well, kasi isa tayo sa mga country siguro na hindi owned by the state yung lupa. No? Tama. Because dun sa mga ibang bansa, alam naman natin na hindi pwedeng magmay-ari yung private individuals. Mm-mm, mm-mm. So, at the most, sa kanila, long-term. Long-term. Lease. Diba? Lease lang, sabihin, mangungupahan lang sila. Mm-hmm. Long-term, no? Pero kasi may sinabi sila dati na meron daw horizontal at saka vertical. Parang okay lang daw sa kanila na hindi sila may-ari ng vertical, basta't yung horizontal. Eh, mas malala. Oh, kasi lupa na yun. Lupa na yun, eh. Mm-hmm. Kaya itong mga ano to, yan ang sana eh, matutukan tumaigi kasi ang daming mga Pinoy na walang mga tirahan. Limited na nga ang lupa natin, archipelago. Tapos kukunin pa ng mga foreigners. Kumbaga yung kanilang style ngayon, kasi tayo nung sinugod tayo rito ng mga Kastila at mga Amerikano, di ba, nakamkam nga mga lupain ng mga ninuno natin. Ngayon naman ang paraan nila, parang ganun na naman. Kaya lang dadaanin nila sa puhunan, which is hindi maganda, di po ba? Mm-hmm. Ngayon may tanong po ako, kung kunyari, Pinay, dual citizen siya. O sabihin natin, Pinay, nag-asawa ng Amerikano. Okay. May anak sila. Okay. Si X. Eh si X, kunyari, si Pinay namatay na. Okay. Si Pinay, bago namatay, may lupain dito sa Pilipinas. Si X ba pwedeng maging may-ari din nung lupa na sa nanay niya galing? Pwede po yan. Exception din po yung through hereditary succession. Ayun. Yun. Pag minana ho yan, kahit na ano ho yung nationality mo, sa'yo mapupunta. Mm-mm. Exception po yan. So, kung yung nanay niya ay Pinay pa rin, or kung paano kung yung nanay niya ay American na rin? So dalawa na sila. Pero yung nanay niya may ari na ng lupa sa Pilipinas nung Pinay pa lang siya. Nung Pinay pa lang siya. Tapos nagpunta ng US, sa US nakapag-asawa ng Amerikano, tapos naging Amerikana na rin siya, citizenship niya. Pero yung lupa nasa pangalan pa rin niya. Mm-hmm. Kasi bago siya nag-migrate, uso-uso ngayon na migrate na daw, di ba? So bago siya mag-migrate, eh may lupa na siya sa Pilipinas. Eh ngayon nagkaanak sila, si X. Mm-hmm. Si X, yung anak nila eh di nung yung nanay niya namatay. So, yung property dito sa Pilipinas, pwede bang ipamana or mailipat sa pangalan ni X na isa namang Amerikano kasi anak siya nung Pinay, na dating Pinay, kasi Amerikana na ngayon. Private international doon. Oo, private international. Ang hirap, ano? Well, ako sa tingin ko, kung ano yung laws, kung pinapayagan naman nung nung loss nung well nung Pinay na naging foreigner no na malipat dun sa heir niya and yung lupa naman na acquire niya nung Pilipinas siya then malamang may right din naman may right, yung anak. Alam niyo mga katambay, kasi ang mga ganitong mga katanungan ay actually masalimuot. Kasi tama po si Yusek Barba, hindi ito basta-basta lang titingnan sa isang angulo eh. Marami, tinitingnan natin dito yung tinatawag sa batas na private international law. Ibig sabihin yun ang batas ng iba't ibang bansa na naaapektuhan ang personal na mga karapatan natin. So yun po ay tungkol naman sa
lupa, no? Ganun din naman siguro, I think, Yusek, pagkadating sa negosyo, kunyari may negosyo dito yung Pinay, mm-hmm. nakarehistro sa pangalan niya, natigok siya, pwede rin naman pamunuan nung kanyang anak na mm-hmm. na magsasucceed sa kanya kasi wala na yung nanay niya, kahit na American pa rin tong anak niya. Mm-hmm. Malamang pwede pa, no? Maganda pala yung panukala. Yun lang po ba yung panukala ng DTI na i-amienda na bababaan lang ng 200,000? Or may iba pa po? May iba pa, no? Okay. Example po. Meron din tayong amendments dun sa Public Service Act, no? Ah, okay. Yan yung mga utilities. To liberalize din yung foreign ownership in some utilities. Yan po yung mga buses, ano pa ho ba? Buses, telecoms. Yeah. Ah, para i-allow na. Mm-hmm. Kasi ngayon, papasok pa lang yung ano eh. Yes. Yung isang ano. Para naman na makinabang tayo sa mga bagong technology ngayon. No? Tama, oo. At mapababa natin yung presyo. Tama, para oo. Sa mga Pilipino. Mm-mm, yun. Nakita nyo, ang ganda ho ng ganitong panukala. Ito po ay sa administrasyon ngayon, di ba? Na hindi naiisip nung panahon noon. No comment. No comment. Kasi may mga ganun eh. Yung bang, o kaya nabinbin lang. Maaring mm-hmm. nasimula noon pero natenga, hindi na umusad. No. Ngayon maganda na ito ay pinupush kasi ang makikinabang dito ang mga Pilipino mm-hmm. rin. So maganda po. Ano pa ho ang mga latest projects po ng DTI ngayon sa larangan mm-hmm. ng inyong field? Para po naman sa mga kababayan natin sa nasa ibang bansa. No? Ayan. Meron po kami sa DTI, may mga trade attaché po kami na tinatawag, no? Commercial mm-hmm. counselors in 24 posts. Ah, okay. Worldwide. Worldwide yan. At hindi lang po pagpo-promote ng Pilipinas mm-hmm. in terms of investments mm-hmm. at pagpapalago po ng trade yung ginagawa namin. Mm-hmm. Nagsimula na rin po kami sa tinatawag na trabaho, negosyo, consumer, no? Wow, ano po yun? Trabaho, negosyo, consumer? Para po ito sa mga OFWs natin, mm-hmm. na binibigyan po natin sila ng briefing mm-hmm. o pinapakita po natin sa kanila mm-hmm. na hindi nyo lang kailangan magpadala regularly sa Pilipinas, wow. kundi pwede pong magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas mm-hmm. at yun na po yung ano, yun doon na kukuha yung mga kamag-anak. Ang galing. At pamilya oo. Ng allowance nila. Ang galing. So, mababawasan yung mga remittance fees mm-hmm. kasi magtatayo na. Ang galing po yan, ano? Dahil, isa sa mga reklamo ng mga nakakausap namin doon, no? Lagi na lang kami nagpapadala. Mm-mm. Wala na bang katapusan? So, yun. Binibigyan namin maganda sila ng option. Oo. So, pwede kayong pumasok sa mga negosyo mm-mm. or kung gusto ninyo, pinakamabilis, mm-mm. kumuha kayo ng franchise ayaw. Na existing dito sa Pilipinas mm-mm. at pamahala ninyo doon sa mga kapamilya. So mas mapapadali ang mga remittances, hindi na remittances ang tawag doon kasi parang investment na. Mm-hmm, investment. Ang galing. Ito po ay, kung meron sila mga katanungan tungkol dito sa trabaho, negosyo na ito, mm-hmm. ano pong hanapin nilang na website? Yeah, pumunta lang po kayo sa website namin, mm-hmm. Department of Trade and Industry. Mm-hmm. Any hotline po na kung may katanungan yung mga or anong kunyari na sa ibang bansa sila mm-hmm. saan sila pupunta para magtanong? Meron po kami mga post hindi ko lang memorize, no? Mga 24 nabanggit niyo po, no? Pwede po magtanong sila nakakabit po naman consular kami sa mga offices, no? embassies sa mga consular offices. Yeah, oo. So we work hand in hand with our embassies. Ayun. So, with the hand in hand, ang DTI ay nakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs mm-hmm. at malamang sa mga consular offices yan, ano? Yeah. Para makatulong sa mga OFWs na gusto magpadala rito. Ngayon, bilang parting message po, Yusek Barba, ano ho masasabi ninyo sa current landscape ng mga negosyo ng mga sa Pilipinas at ano maipapayo niyo sa mga OFWs natin? Mm-hmm. Magpapasalamat po kami sa suporta na binibigay ninyo sa mm-hmm. well sa amin mm-hmm. sa DTI mm-hmm. at sa pamahala na rin po ni Presidente Duterte. Tama po. Mm-hmm. Nakita po naman natin na marami pong
achievements, no? Yes. Accomplishments sa itong administrasyon na to. Tama po. Nandiyan po yung libreng tuition, universal healthcare, pagtaas ng sweldo ng mga sundalo. Tama. At yung mga sweldo ng mga ordinaryong mamamayan, tumaas na rin. Tumaas na rin yung take-home pay. At naipababa pa natin ang inflation rate. Bumaba pa. Tapos bumaba rin yung income tax. At ang ganda ng ratings natin sa international community, credit rating. So, yun, na-increase to BBB+. Tama. BBB+. Mataas yan, ano? Susunod isa, dyan yung isa A. Na lang, A na. A na, oo. Yan yung pinakamataas na, di ba? Oo, pinakamataas so, na. So hopefully, tuloy-tuloy po tayo. Mm-hmm. At with the satisfaction rating na binigay nila kay Pangulo. 70 plus. Net 71%. No, but 81%. 81. Well, hopefully, tuloy-tuloy po yung pagunlad natin. Tama. At wala nang sasalungat kasi sa sana no yung sa tali mga pro administration ito para kasi tuloy-tuloy ang development. Okay lang po naman yung ano siguro minsan may criticism syempre hindi maalis yan constructive constructive eh wag lang panira diba? Oh, hindi tama. Lang basta tira ng tira oh, na wala nang alam diba? O, meron mga ganun eh lahat naman tayo tulong-tulong tama kami naman din, open kami sa any feedback. Tama po. Kung paano natin mapapaganda pa yung trabaho natin, no? At mabigyan ng magandang buhay ang Pilipino. Yes. Anong mapapayo nyo ngayon sa mga OFWs natin? Briefly, anong mapapayo nyo sa kanila? Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, ang pinaka-goal po ng Pangulo, well, hopefully, na wala na pong magiging ibang bansa no sa Pilipino tama. Lalo na po yung mga nanay yes oh. Dahil gusto ni Pangulo na yung mga nanay alagaan mga yung mga anak nila. Tama so well hopefully sana po dumating ma-achieve natin yan within this administration sana po oo so yun po so yung mga katambay magandang po yung adikain ng DTI at pong suportahan ang mga proyekto at kung meron kayong gustong isangguni marami naman pong mga posts sa iba't ibang bansa sa mga embassies at consulate offices ng Pilipinas para magtanong kayo kasi maganda itong mga adikain at yung panukala na sana ay maipasa na rin sa Senado sa Kongreso maraming salamat Yusek sa inyong pagpunta rito maraming salamat sa pagkakataon na ito at hopefully, hindi ito yung last. Ah, yes po. Sigurado yan. Maraming maraming salamat. 12:36 na po mga katambay. Magbabalik po ang tambayan. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Magandang hapon muli mga katambay at kasosyo. Ito po yung programang Tambayan dito sa DWIZ. Kanina po ay nakapanayam natin live dito sa studio si Undersecretary Roel Barba na Chief of Staff din ni Secretary Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry at ipinaliwanag niya sa atin yung mga batas at mga panukala tungkol sa pagmamay-ari ng mga negosyo dito sa Pilipinas at nagbigay din siya ng mga payo sa mga OFWs na may planong magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas o kaya ay magmay-ari ng lupa. So maganda po yung ating naging panayam. Asahan nyo hindi ito yung huli. Ito ay simula pa lang ng mga aanyayahan nating mga iba't ibang mga mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan natin para iparating naman natin ang magandang mga balita tungkol sa administrasyon na ito. Ngayon, isa pa sa ating paksa ngayong hapon na ito, sana matapos natin, pero kung hindi man natin matapos, ay tutuloy natin sa susunod na Wednesday, ay yung tungkol sa mga bonds. Alam nyo kasi, mga katambay, di ba, nasa balita ngayon na meron ang Pilipinas daw ay mag-i-issue na ng euro bonds. Ano ba yung tinatawag na euro bonds? Kasi matagal na hindi tayo nag-i-issue ng ganyan sa Europa. Ngayon, meron na, mag-i-issue tayo. Ano ba yung tinatawag na euro bonds na yan? Yan ay mga bonds o kaya mga instrumento ng tayo ay mangungutang sa iba't ibang bansa pero specifically kaya nga tinawag na Eurobonds ay sa Europa. Ngayon, siguro maganda bago natin talakayin ito, ano ba yung tinatawag na mga bonds? Okay? Alam nyo, ang bonds ay pagkakautang. Okay? Mangungutang ang isang kumpanya o kaya ang isang estado sa isang borrower or grupo ng mga borrowers
okay, o kaya sa public, okay, at ito ay babayaran unti-unti. Ngayon, paano mo malalaman na meron kang bonds? Yan ay may evidence o pruweba at yan ay certificate, ang tawag dyan, bond certificate. Anong nakalagay dyan o anong makikita sa bond certificate? Nakalagay dyan kung magkano ang iyong uutangin. Normally, may mga denominations yan. Ibig sabihin, kunyari, mangungutang ka ng 1 million, hindi 1 million ang nakasulat dun sa bond certificate mo. Unless, yung kumpanya na mag-i-issue noon ay ilalagay mismo sa certificate. Parang bond paper yan, ha? Nakalagay 1 million ang uutangin. Pero, normally, ang mga bonds kasi nasa small denominations. Para mas maraming tao na makapagpautang, mas malaki ang malilikom na pera nung uutang. So, for example, tigwa 1,000. So, 1,000 pesos, 1,000 pesos. So, marami yan na nakasulat doon sa isang certificate. Okay? Nakasulat doon, 1,000. Yun ang tinatawag na face value o kaya par value nitong bond na ito. Tapos, nakalagay rin doon kung magkano ang interest na babayaran niya. Siyempre, kasi mangungutang ka, lalagay mo kung magkano ang interest na ibabayad mo yun. Parang ano ito eh, promissory note. Parang IOU. May utang ka, di ba? Kaya lang, pangmatagalan. Hindi siya yung ilang ano lang, mabilisan, okay? Tapos, nakalagay din dyan ang iba't ibang mga kasunduan ninyo. Normally, pag hindi yan kakasya sa isang certificate, isang papel, may naka-attach na ang tinatawag indenture, okay? Nandyan yung agreement, yung kasunduan na magkano ibabayad sa'yo, ilang taon bago ka bayaran, o kaya taon-taon ba may matatanggap ka, o kaya every 6 months may matatanggap ka. Okay, nakalagay yan dyan. Yung bond na yan, pwede kasing ibenta yan ng 1,000 lang, bibili ka ng isang bond. Pwede ring 2 bonds, so times 2 na yon. Pwede ring maramihan. So in that way, mai-spread nung mangungutang sa iba't ibang tao yung kanyang kailangan ng pera. Bakit niya kailangan ng pera? Maaaring yung negosyo niya ay kinakailangan niya mag-expand, lumaki. O kaya meron siyang utang sa ibang tao at gusto niyang bayaran para siya makabayad, mangungutang ulit muna siya. So pwedeng ganun yon. Ngayon, etong bonds na ito ay hindi lamang ini-issue ng mga korporasyon dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, mga korporasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Na bukod pa sa mga korporasyon, pwede ring mangutang ang pamahalaan. Okay, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na ahensya na Bureau of Treasury. Ang Bureau of Treasury ay nag-i-issue yan ng tinatawag natin mga bills at saka notes. Sa larangan ng financial management, dahil nakapagturo po ako niyan, ang bills ay normally, yan ay less than 1 year. Okay? Ang mga notes naman, yan ay more than 1 year to less than 10 years. Pagka more than 10 years na, ang tawag na dyan, bonds. So, merong tinatawag tayo, bali, bills, treasury bills, meron tayong tinatawag na treasury notes at saka treasury bonds. Depende yan kung gaano katagal bago ka babayaran. Kunyari ako, gusto kong mag-invest sa pamahalaan. Okay? So pwede akong bumili ng treasury bill. Ibig sabihin, pwedeng pautangin ko ang pamahalaan, sabi natin 1,000 pesos, pagkatapos ibabalik din sa akin yung 1,000 pesos ko, yung principal na sinasabi, plus interest. Di ba ganun yun? Pag mangungutang ka, principal plus interest. So yung principal na papautang ko, 1,000 pesos, ina-expect ko within 1 year, babayaran ako ng, ibabalik sa akin yung pinautang ko na 1,000 plus interest. Okay? Ngayon, meron kasi sa Bureau of Treasury natin na iba't ibang time period. Pwede kasing may 91 days, merong 180 plus days, meron din 360 plus days. Okay? So, pwede ako magpautang good for 90 days lang or 91 days. So, ina-expect ko, pag nagbigay ako ng pera, 1,000, in 91 days, ibabalik sa akin yon plus interest. Anong kagandahan pagka sa Bureau of Treasury ka nag-invest or nagpautang? Ang kagandahan nito, sigurado ang babayaran ka dahil ang pamahalaan ang nagsisiguro niyan. Ibig sabihin, ang nag-assure sa'yo ang pamahalaan mismo. Kaya marami tayong mga individuals dito sa Pilipinas na nabuibili ng mga treasury bills o kaya notes o kaya bonds.
Marami yan. Marami rin naman na korporasyon ang ganyan ang ginagawa. At maging ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay bumibili din ng mga treasury bills o kaya bonds. Sa ngayon, sa kasalukuyan, bills and bonds lang. Yung mga bonds, more than one year ang denomination. So, ibig sabihin nito, pag mangungutang ka, babayaran ka within a certain period of time, ibabalik sa iyo yung principal plus interest. Yung interest, nagpa-fluctuate-fluctuate yan. Ibig sabihin, taas, bababa, depende yan. Pero, isinusulat yan dun sa agreement kung magkano ang iyong tiyak na marireceive. Ginagawa rin ba yan ng mga bangko? Yes, ang mga bangko nag-i-issue yan ng mga bonds. Pati ang mga korporasyon, let us say, San Miguel o kaya iba't ibang mga malalaking kumpanya rito, nangungutang din yan. At yung mga utang nilang yan ay binabayaran nila. Ang pagbabayad nila yan ng interest, pwede kasing every year, nagbabayad yan. Pwede naman na merong coupon. Coupon po ang tawag doon na isusurrender mo at yun ang ebidensya na nakukunin mo na yung interest mo. Kumbaga, yung bonds mo, for example, good for 10 years. Pwedeng every year may matatanggap ka. So, ang ipipresenta mo, yung coupon. Binibigyan ka ng coupon sa simula pa lang at yun ang isusurrender mo. Ngayon, yung bonds na yan at saka mga bills ay kapag ikaw ay korporasyon, nire-reflect yan sa financial statements. Kung ikaw ay OFW, nakatira ka sa ibang bansa, pwede kang bumili. Alam niyo ba yung mga bonds na nasa ibang bansa ay hindi naman sa China lang. In fact, merong ang Euro bonds na nga ngayon. Yung sa China naman ang tawag nila Panda bonds. Meron din sa Japan, Samurai bonds ang tawag. Tapos sa Korea, meron din ang tawag dyan, kimchi bonds. Bili niya parang pagkain, ano? Kimchi bonds. So, iba't iba ang tawag dyan. Sa Europa kasi, matagal tayong hindi nag-umutang dahil hindi tayo sigurado na mababayaran natin. Kasi tayo yung uutang eh. Pero ngayon, napapansin ng iba't ibang bansa sa Europa na maganda ang takbo ng Pilipinas. In fact nga, kagaya na nasabi kanina ni Yusek Barba, ay ang rating natin sa iba't ibang credit institutions or credit rating institutions ay BBB plus na. Okay? So, ibig sabihin napakataas. Ibig sabihin, magandang mamuhunan dito sa Pilipinas. So, taliwas yan sa sinasabi ng mga ibang mga mainstream media na hindi daw maganda. Contrary, maganda na mag-invest dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, may kakayanan tayong magbayad. Bakit? Kasi ang growth rate natin tumataas. Ang percentage ng ating utang sa GDP natin or gross domestic product ay 41% lang. So, maganda talaga. Plus, yung sa train law, yung mga na kolekta ng BIR at sa Bureau of Customs ay nag-exceed pa nga sa kanilang target. So, napakaganda ng nangyayari dito sa present administration. Ngayon, itong mga bonds na ito, kung ikaw ay bibili, makakaasa ka na mababayaran ka kasi government ang nag-a-assure yan. Kaya nakikita nyo po, ito ay responsibilidad ng pamahalaan. Nakalagay yan, maski sa pera natin, ano, sa ordinary note. Yung note natin, let's say 100 peso note, o kaya, kasi notes ang tawag dyan eh. Dahil yan ay pagkakautang ng gobyerno. Pwede rin naman kasi na yung mga bonds na ini-issue pala ng mga korporasyon, pwedeng walang collateral, pwedeng merong collateral. Pag yan ay walang collateral, ang tawag natin dyan, debenture. Debenture bonds. Ibig sabihin, walang security yan. Pag korporasyon, ano? Pero pagka sa pamahalaan yan, siguradong babayaran yan. So, merong treasury bills, merong treasury bonds. Sa mga korporasyon naman, ganun din. Commercial notes, commercial bonds, ang tawag nila dyan. Pag yan ay secured, ibig sabihin, yung korporasyon, ina-assure na babayaran ka dahil meron silang lupain na pwede nilang ibenta para mabayaran ka, ang tawag dyan, secured. Secured bonds. Pero pagka walang ganun, debenture bonds. Ngayon, itong mga bonds na ito, pwede kasi silang ibenta at par. Yung sinabi natin kanina, or face value. Kung 1,000 na nakasulat, pwedeng ibenta yan sa'yo ng 1,000. Depende yan sa merkado. Kasi kapag napakataas, let's say, ang interest rate. Kunyari, ang interest rate ng bond mo ay 5%. So, ibig sabihin, every year, babayaran ka ng 5%. So, kung 1,000 yan, magkano ibabayad sa'yo? 50 pesos ang interest mo sa loob ng isang taon. Kung sa merkado, napakababa, sabihin natin ang market rate. Sabihin natin ang interest rate, market interest rate ay 4% lang. E di pag 4%, kung ikaw ay mamumuhunan, bibili ka sa akin kasi ang ibibigay ko sa'yo 5%. Bakit ka bibili ng ibang bonds o magpapautang sa iba kung ang kikitain mo lang 4, di ba?
mas gusto mo na sa akin, 5%. So pagka ganun, ano mangyayari sa market price ko? Ang market price ko, bababa. So pwede kong ibenta yan at a discount. Yun ang tinatawag na discounted price ng bond. Pero kung kunyari sa merkado, ang kalakaran ay 6% na, eh bakit ka pa bibili sa akin? Siyempre bibili ka dun sa mas mataas ang kikitain mo, 6%. So pwede kasing ibenta ko yan at a premium. So nakita nyo, pwede kasing at a discount ang bentahan, kasi mas bababa, ibebenta ko sa iyo ng hindi 1,000 kundi less, sabi natin 900. Okay? Pwede rin naman at a premium, ibebenta ko sa iyo ng 1,100. Pwede rin at par. Kaya yung mga naririnig niyo na binebenta yung bonds at par, ibig sabihin kung ano yung nakalasulat dun sa certificate, yun lang ang magiging presyo sa merkado. Pwede rin naman na ibebenta siya sa iyo less than par, o kaya discount ang tawag doon. Or pwede rin more than par o kaya premium. Pero at the end of the maturity period, ibig sabihin yung kunyari 1 year yan or 5 years or 10 years, sigurado ka ibabalik sa'yo yung 1,000. So yan ay ano pa lang, pasimula pa lang kasi nga medyo mahaba itong talakayan nito tungkol sa buwis. Pero ipagpapatuloy po natin yan sa susunod na Wednesday kasi kukulangin na po tayo ng oras. Hindi ko rin po kayo nabati ng mga nakatambay dito, pero salamat po at sinamahan ninyo ako. Ang susunod po na programa ay Pilipinas Ngayon ni Yusek Robert Rivera at saka ni Loli Acosta. Maraming salamat po mga katambay kasosyo. Magbabalik po ang tambayan bukas. Alauna na po ng hapon. Tambayan sa DWIZ!